not magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi pa't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kaya't nagkakagalit at nagkakalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan ang sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasa saad sa kasulatan, na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya nang may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagkumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo.
Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Wika ko, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad. Ako ay hahanap ng dakong panatag. Aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong daratal. Sila ay wasakin, poon guluhin mo, pag-uusapan nila'y bayaang malito. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Yamang karahasan ang nakikita ko at sa lungsod nila ay nagkakagulo, sa lungsod na puno ng sama't ligalig, araw't gabi, doon sila lumiligid. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak sa poon yaong suliranin at ikaw ay hindi niya bibiguin, hindi babayaan ang taong magaling. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa krus ni Kristo, ding nangal. Itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kaniya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi,
Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, "Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa pagtatanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Kung susumahin natin, kung titignan natin, parang napakababaw. Pero magpahangga ngayon, pwede itong itanong sa atin ni Jesus, "Ano bang pinagtatalunan ninyo? Ano bang pinag-uusapan ninyo? May kabuluhan ba ito? Makakatulong ba ito sa inyo?" Kadalasan hanggang ngayon, ang ating paring tinitignan, sino ang pinakadakila, sino ang sikat, sino ang kilala, sinong mas may kapangyarihan. Pero sa mata ng Diyos, sinabi rin ni Jesus kung ano ang mas importante sa mata ng Diyos. Kung gusto mong manguna, ikaw ang magpapahuli at maglilingkod sa kapwa mo. Ganon ang dakila para sa mata ng Diyos. Ito ay isa sa mga paradox o kabalintunaan bilang Kristiyano. Ang isa pang halimbawa ng isang paradox o kabalintunaan ay parang yung isang butil ng halaman, no? Kailangang mamatay para mabuhay. Ganon din sa atin. Kailangan mamatay tayo sa kasalanan para mabuhay tayo bilang mga anak ng Panginoong Jesus, anak ng Diyos. Ito yung mga kabalintunaan. Akala'y kabaliktaran, no? Kung gusto mong ikaw'y pagpurihan, kailangan magpakababang loob, no? Ganon po ang buhay Kristiyano. Hindi po madali, pero sinasamahan tayo ni Jesus. Parati tayong tinutulungan at ginagabayan, no? Siya ang tunay na naglilingkod para sa atin. Kaya po, kailangan natin siyang tularan. Biruin niyo po bilang mga alagad, pinagtatalunan nila kung sino ang dakila sa kanila. Pero para sa atin, pwede nating sabihin, "Mga alagad na nga kayo ni Kristo eh. Nambuhay kayo kasama niya mahigit ng isang taon. No? Nakasama niyo, nakapiling siya." Tayo, hindi natin siya nakapiling ng ganong kahabang panahon. Pero sa pamamagitan ng Eucharistia, nakakabahagi tayo. Natuturuan niya tayo at nagagabayan niya tayo. At muli, ngayon, muli niya tayong pinaalalahanan na para sa mata ng Diyos, ang importante ay maglingkod sa kapwa. Kung gusto mong mauna, ika'y magpapahuli at magsisilbi sa iyong kapwa. Naway matutunan natin ito at ating gawin araw-araw upang tayo'y maging dakila sa mata ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang mapagpakasakit na lingkod, dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Ang ating panalangin, "Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak." Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping
katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. At inawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan. Kundi makikita lamang ito sa mga paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang may sakit, naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Pagdasal din natin ang mga intensyon sa misang ito, pati na rin ang ating mga personal na kahilingan. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan ng iyong presensya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak niyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming iniyahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ating dasalin ang itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang tunay na lingkod, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. My strength, you give me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my King. Jesus, my Savior, my Lord. Mm-hmm.
announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ng mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat mari itong magdulot ng sakit. Magibayong ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inibigo ka namin, arako ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati